Mapagpalang araw sa inyo lahat. Ito nga po yung day 3 sa paggawa ng bahay ng Tata Jesus. Inagahan nga po namin na simula para mas maraming magawa. At higit sa lahat, hindi gaanong mainit. Ang sarap din sa feeling na isa tayo sa gumagawa ng pabahay para kay Tata Jesus. Ito nga po pala yung unang pabahay natin dito sa Mindoro. At alam niyo po, pinapangarap ko lang ito na tayo mismo ang magpapagawa ng bahay para sa mga taong katulad din tatay. At syempre, hindi ko po ito magagawa kung wala ang ating mga sponsors at solid supporters na lagi nandiyan para panoorin ang ating videos. Kaya maraming salamat sa inyo. At isa pa nga po, after nga nito matapos, may susunod pa tayong mapapagawan. Kaya stay tuned lang mga kababayan. Hindi nga lang po ito kalakihan pero mahalaga may isang kababayan tayong gumaan ng buhay sa simpleng bahay na ating binigay. Nasabi nga ni Tata Jesus na matagal na niya itong gustong ipaayos kasi natatakot raw siya baka biglang gumuho ang bahay niya. Kaya labis ang pasasalamat sa atin. So yung mga babayan at muli po nagbabalik kami dito sa bahay ng Tata Jesus na pinapagawa at yun nga po pangatlong araw na to. So siguro pag natapos to ngayon pwede nang tulugan ni Tata Jesus. Ayan. So kamusta na tatay? Anong balita? Buti naman po. Magtatapos na. Ayoko siyempre naman. Excited ka ba matulog dyan mamaya? Ay pwede na ho. Ha? Pwede na ho. Asan yung mga gamit mo pang tulog mo? Nandyan din? Nandyan ho. Nakatimbong din. Yun nga po. Bago natin na palagyan ng gamit kay tatay yung bahay niya, lalagyan mo natin ng linoleum ng tatay, na? Ito. Para mas maganda yung loob. Tatay, nice ka? Nice po. Ayun. Nice po. So bumili na lang tayo ng dustpan at tambo o walis. Ito. Ito, tambo. Pakihawak tatay. Pwede mo na ulit. Pwede ka ulit magtrabaho. Dito lang po. Dito sa bahay lang. Opo, dito lang. Pero pag siguro ng gumaro. So ito po yung binili natin na. Ito yung binili natin na linoleum. Lalagyan natin doon sa kanyang loob ng bahay bago lagyan ng gamit. Para mas madali yung patas ng gamit na nilabas dati sa old house niya. So, maganda ba tatay yung design? Opo. Na? Sige. So ito mga kababayan at yan, nalagay na tatay nung dingding sa pinakang dulo. So ito ay susunod naman. So dito po magkakameron ng pinto. At ito namang side po. Tatanggalin na rin ito para mas hunggaban po ng yero. Malagyan po ito. May binigay naman si Ma'am Betty na higaan. So dadalhin natin dito kay Tatay Jesus para dito ilagay yung higaan na single bed frame. Tapos meron na rin pong foam yun. So saktong-sakto yun. Medyo mataas naman din po. 5'6 po yung height ko pero saktong-sakto lang naman. Siguro ito yung pinakang paahan ni Tata Jesus. Tapos dito yung ulo. Para di siya nakayuko pag pumunta din sa dulo. Lalagyan na lang mamaya dito yung mga gamit. Ayos na ayos po. Ay. At ito na nga ilalagay na natin ng plywood para sa dingding ni Tata Jesus. At nakorte na rin ng bintana para mama hindi na mahirapan maglagari si Tata Irene. At tamang pa ako nga ulit ang ating ginawa. Nasanay na nga tayong pumukpok matapos ang ilang beses mapukpok. Naalala ko nga nung bata ako kahit na anong bagay pinupukpok ko. Kaya siguro nakasira na ako ng radyo ni Tio. Sa na-experience ko nga dito, gagawa na ako ng sarili kong bahay kubo. Matapos nga ang ilang oras, nailagay na ang dingding. Sinunod nga namin dito yung gagawing pintuan. At talagang kapit na kapit ito dahil talagang nakalak ang bawat kahawin ito. At tamang asis-asis nga lang ulit ang ginawa ko. Yung nakikita nyo pong guwang sa dulo, ilalagay namin aircon split type. Cheers! Baka maniwala ho kayo. At ito na nga po yung nagawa namin for today's video. So ito po yung pinakang aftermath ng aming pagtatrabaho. Tinanggal na nga namin dito yung gitnang bahagi ng bahay ng Tata Jesus at napakadaling sirain ito.
kasi talagang luma ng mga ginamit na kahoy dito. At talagang sakto ang pagwasak nito kasi konting panahon na lang bibigay na to. Sobrang bilis nga ng galaw namin, halos wala na kayo makita sa video. Matapos nga malinis, hinanda na nga namin yung gagawing sunggab ng bahay niya. Kaya nagukay na ako ng paglalagay ng kawayan. Ang hirap nga magukay kasi puro malalaking bato. Pero may kasabihan nga tayo, kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan. Kung ano-ano pa sinasabi ko, maghuhukay lang naman. At after ng ilang oras, natapos na nga. Maglalagay naman ng yero. Ginamit nga namin dito yung nakuwang yero sa lumang bahay ni Tata Jesus. May mga yero kasi na maayos pa, sayang naman kung itatapon lang, di ba? Malapit na nga matapos yung bahay ni Tata Jesus. At tingnan niyo naman po, maliit man pero cute, parang ako. Oh, walang kokontra, video ko to. At after nga magubong, sinimula naman tatay rin ang paggawa ng pintuan. Para nga matulugan itong bahay niya. At bigla nga dumating ang best friend Tatay Jesus, si Cap. At nagulat nga si Cap dahil napakaganda ng bahay ng Tatay Jesus. Ah, Cap. Ano masaya mo sa bahay, Tatay? Opo, terrace yan. So yan, natapos na po natin yung bahay ng Tatay Jesus. At nalagyan na rin po ng pinto yan at yung bintana niya. Yan. Yan. Ito yung pinakang pintuan niya. DIY holder. Kasi by tomorrow siguro dadali namin dito yung pinakang bed niya. At ayusan namin yan. Lalagyan namin linoleum. At cortina. So ito. Buong akala nga ni Tatay Jesus tapos ng trabaho sa bahay niya, pero hindi niya alam mayroon pang gagawin sa terrace niya. At isa rin po yun sa abangan niyo, mga kababayan. Ano kaya yun? Nakaka-excite naman. Aww. At syempre po nagpapasalamat po ako sa mga sponsors natin simula una na lagi nandyan para sumuporta sa mga bawat vlog natin. Kay na Ma'am Cecil, Ma'am Lourdes, at lalong-lalo na kay Ma'am Betty na palaging sumusuporta sa bawat vlog natin at nariyan upang mabigyan ng lunas at kaginhawaan ang ating mga kababayang hirap sa buhay. Hindi naging imposibleng mapagawa ng bahay kung hindi dahil sa mga taong tumulong upang mabigyan siya ng maayos sa tahanan. Thank you rin po sa mga viewers natin na lagi nandiyan para sumuporta sa atin. Shoutout nga pala sa mga nag-avail ng PB Team t-shirt. Malaking tulong po ito sa ginagawa nating misyon. At sa mga wala pa, order na po kayo. Mag-message lang po kayo sa Facebook page na Ryan Vlogs. For only 500 pesos, may t-shirt ka ng PB Team. At higit sa lahat, yung kikitain po dito, itutulong din natin. Wow, bagay na bagay tayo. Bagay na bagay sa bagong bahay ah. Diyan ka na matutulog. Opo. Kumusta naman ang may bagong bahay? Masaya. Pero diyan ka na matutulog ngayon. Opo. Excited ka na ba matulog diyan, Tay? Sigurado po. Ha? Sigurado po. Ano yung pakiramdam ng bagong bahay, Tatay? Masaya. Ha? Masaya. Gaano kasaya? Mas masaya pa. Ha? Kasi noon ay parati nakaungkot. Ayun, bago ng bahay mo ngayon. Pagpapasalamat eh sa inyo. Hindi ka na tatay mababasa dyan ng ulan? Hindi na. Hindi po. Hindi ka na kayuko? Hindi na. Ha? Ay siya! Mataas yan! Na, saktong-sakto po talaga pang single. Bukas, ay mabalik kami para ayusin natin yung loob, lagyan natin ng bed, na. Tapos, linoleum para hindi man, ano yung, ano, ilalim. Ha? Ngayon po lang ako nakaranas sa bagong bahay. Kaya natin buhay. Nagandahan din yung mga kapitbahay mo sa bahay mo, no? Grabe yung, ano eh. Grabe ang saya nila kasi nakita nila na may bagong bahay yung kapitbahay nila. Diba? Na-amaze sila sa... Kasi simple man, cute pala. Na? Kahit maliit, cute. Oo, oh, cute. Pasalamat muna ikaw ulit sa mga sponsors natin. Ako po na po pasalamat sa lahat ng lalo na po dyan gumawa. At lalo na po dun sa sponsor ho. Maraming salamat. Tsaka isa pa po, ako ay nagpapasalamat dun sa aking mga anak na ako'y kawalan noon. Sila po tumulong sa akin.
lalo-lalo ako yung aking talaga yung apo, saka yung aking binatang tumbo. Kaya maraming salamat po sa inyo dyan. Dapat naman ako, dalawin naman ninyo ko dito. Kakaroon ko din na wala kayo. Nalulungkot ka, Tay? Opo. Kasi nami-miss mo sila? Opo. Sana po. Kaya ang problema. Paano kung ano, Tay? Bisitahin ka ngayong Pasko. Ay, naku. Ang laking salamat ko. Yung ba yung isa sa mga pangarap mo, ini-wish mo lagi? Opo. Na malay mo dito mag-celebrate ngayong Pasko. Paano kung mamaya-maya ay dumating sila dito, kumpleto? Opo. Ano yung mararamdaman mo? Masaya na ako. Nandita kami, lahat na pamilya. Sana po ganun ang mangyari tayo, no? So yun guys, at maraming salamat po muli sa mga sponsors natin at sa mga viewers po natin lagi na sumusuporta sa bawat vlog natin. At yun nga po sa mga nais po mag-atid po ng tulong para kay Tatay Jesus. Pag-message lang po ay sa Ren Vlogs, nakita nyo sa screen. At any amount po ay malaking tulong po yun para kay Tatay Jesus. So maraming salamat po at so dito ko na tutupusin yung vlog ko. Maraming salamat po at abangan nyo po yung aming pag-aayos ng bahay ni Tatay Jesus bukas. Bye-bye!